for today's video po, magre-review po ako about Cetaphil. So guys, I am using Cetaphil for almost 1 year na po. Since okay po yung effect sa skin ko po, ayan po, medyo nafe-feel ko po na talagang ano na po siya, na-moisturize po talaga siya compared last year na very dry, dull. Kasi nga, hindi ako gumagamit ng moisturizer. Kasi iniisip ko, moisturizer, gastos lang. Pero guys, kailangan talaga natin ng moisturizer para mas ma-preserve po yung skin natin. Huwag na natin antayin na mag-dull pa siya at saka tayo gagamit ng moisturizer. So dapat hanggat maaga, kailangan gumamit na tayo ng moisturizer para mas ma-preserve yung skin natin. Ano? So ito po yung Cetaphil. Ito yung ginagamit ko. 20 ounce po siya. Moisturizing cream. Bali, ang presyo nito guys, kung bibili ka like sa mall, ang price niya is nasa 1,000 to 1,400, mga ganun po. Pero online, like Lazada, Shopee, meron siya. Pwede siya 750 to 1,000 po. So, yun na nga po. Itong moisturizing cream ng Cetaphil po is para po siya sa dry skin to very dry skin. Katulad po sa akin, dry talaga po ako kasi hindi ako uminom ng tubig. Bihira lang po sa akin yung uminom ng tubig. Tsaka guys, ang Cetaphil is para po talaga siya sa mga sensitive skin. Kasi di ba yung iba very sensitive, pag gumagamit sila ng ibang product, magkakaroon sila ng mga rashes sa skin or kung ano-ano dyan. Unlike Cetaphil, very safe po siya sa skin. Safe po ang Cetaphil gamitin guys. So ito, bubuksan natin siya, no? Papakita ko po sa inyo. Bale, ganito po yung laman. Kulay puti po siya. Bale, ano din po? Fragrance free, wala po siyang amoy, plain lang po siya. So ganito, ipapakita ko na lang din po sa inyo guys. So ganito siya, ilalagay po natin siya sa mukha. Tsaka napapansin nyo guys, diba nagmo-moist kasi nilalagay ko po siya sa refrigerator. Kasi pag nasa ref po kasi yung moisturizing cream, masarap siya gamitin kasi di ba po malamig, malamig siya sa skin. Kaya ayun, irarab lang po natin and then pag nagrarab po tayo, pataas po lagi guys. Kasi 'di ba, magsasag yung skin pag pababa. So ganun lang siya, masarap siya sa mukha. Refresh talaga. Baga, mararamdaman mo talaga na namo-moisturize yung skin mo. Tsaka syempre Cetaphil, maganda talaga yung Cetaphil sa balat. Ayan, ganyan lang siya guys. Ginawa akong salamin yung ano, yung yan. Siyempre, imamassage na rin po natin yung skin natin habang naglalagay tayo ng Cetaphil. Ayan, sobrahan ata ng dami. Siyempre, di ba, part din yan ng ano natin. Pag tumitingin tayo sa face, nakikita talaga yung neck. Kumbaga, para fair siya. Patas yung ano, simula sa leeg hanggang sa mukha. O, diba? So, ganyan lang siya. Yun. Alam mo guys, after mo maglagay ng Cetaphil guys, mafe-feel mo talaga sa skin mo na soft, smooth, and nourished. Promise guys. So, try nyo yung Cetaphil. Tsaka yung iba, diba, sabi mahal. Yes. Pero, yung, sabihin na lang natin, let's say yung 1,000 mo, is good for 1 to 2 years. Like ako guys, eto, 1 year. Pero yung laman, tignan nyo po, half pa lang. Tignan nyo, half. Puti kasi yung kulay, kaya hindi masyadong kita. Half pa lang po siya. So, ibig sabihin, ang isang ganito na 20 ounce is good for 1 to 2 years. Depende po kung paano nyo po gamitin. Basta sa akin po, dapat twice a day. In the morning, after nyo pong maghilamos or maligo, like netong ginawa ko po, kakaligo ko lang, naglagay ako ng moisturizing cream. Tapos sa gabi, maghilamos, di ba, after cleansing, ayun, maglagay ulit ng moisturizer, so, bago matulog. Kasi kailangan, every time na naghihilamos tayo, syempre nagdadry yung skin natin, kaya dapat maglalagay talaga ng moisturizing cream para syempre, kumbaga, smooth pa rin yung skin natin. Bali sa next video ko po guys, yung iba na naman pong ginagamit ko po, ang i-review ko po. Kaya abang-abang lang po. So yun guys, thank you for watching and don't forget to subscribe and click the notification bell para po lagi kayong updated sa mga vlogs ko. Bye guys! Thank you for watching!